Clement. Hindi ko nasaan ka? Nasaan? Eh, sino pa yung naka-online na RMDU 4? Ma'am, yung sa PSMU members po namin yun, ma'am. Backup po, ma'am, yun kapag nagkaroon na Wi-Fi internet connection dito po sa akin. I-mute na yung iba. Kanina yung maingay. Clement, maingay ka. Yes, ma'am. Ongoing po kasi yung construction sa hospital ngayon, ma'am. Ah, sa'yo talaga. Oh, sige. Bihira lang may kasalanan si Clement. Ngayon meron. Ma'am. Oh, for bar, we have Police Lieutenant Colonel Arosa. Ma'am, good afternoon. Lieutenant Colonel Arosa po. Yes, ma'am. Nasaan si Arosa? Ma'am, dito po ako, ma'am. Hinahanap. Ayun. Kasabi ni Clement. For NCRP, we have Major Futol. Yes, ma'am. Good afternoon. Nakita ko na siya kanina. Ayun. Ayun, nakita. Yes, ma'am. Lahat yun? Ano yun nasa ilalim? RMDU 2. Ang dami naka-online sa RMDU 2. Who is attending for RMDU 2? We have Lieutenant Colonel Gabosyon, but may iba ako nakikita. Major Dooling. Nag-online din yung ibang members? Naka-online po yung ibang members, ma'am. Good afternoon po. Okay. So, absent is from Region 3. Police Lieutenant Espinelli. Good afternoon, ma'am. From RMDU 3 po. Lieutenant Espinelli, Police Major Prada, together with OIC, ma'am, and the PSMU member po, and the technical working. Good afternoon, ma'am. Binalikad ako. Binalikad nyo naman ako. Full force kayo dyan. Isa lang yung hinahanap po. Absent kayo kanina. 2, 4, 6. Anim na kayo. Hindi kayo kasya sa camera eh. Okay. I'm glad that you are there. So, hindi na absent si Lieutenant Espinelli. So, sino nandito? Major? Who is the most senior? Major Prado? Sino yung pinaka? Ah, si Lieutenant Colonel, ano? Si Gandia nandiyan. Akala ko nawala na. Monthly ba to? Ay, hindi ako nakatingin sa camera kasi mas malapit to. Andun pala yung camera. Pasensya na, hindi artista. Yes, I would like to welcome you to this monthly PSMU meeting. So we have not had this for a long time, and with the cases down and we are getting back to normal, so we are getting back to normal of all our compliances to include yung mga PSMU. So actually we are gunning for the institutionalization, kaya inihahanda natin ito. We can do it, and comparing yung accomplishments ng iba sa institutionalization nila, may laban po tayo. But we cannot do it from the national headquarters, from the headquarters HS ourselves. We will need your assistance, your cooperation. And I think the past 2 years of the pandemic, we are still in the pandemic, tawag dito, pandemic. Ano bang term? Pangit naman kung season pandemic. Ano? We are still in the pandemic. But I think the past 2 years has shown what we can do with what we have. And kumpara naman sa iba, I think we deserve to go for institutionalization. We have had projects na pwede, and CPSM has been actually motivating us, diba?
motivating us for institutionalization. So kaya natin ito, kailangan lang natin magtulong-tulong with our director, with our own personnel, with our own health service as our director. Palagay ko kaya natin to because nobody understands us better than tayo din. So we go for institutionalization and this is just a start. Medyo mahirap sa simula para tayong nanganganay pag nanganak, having been inactive or ano for the past 2 years. Pero yung sinasabi ng CPSM sa atin, after several meetings with them this past few months, kaya natin institutionalization. So we are gunning for it, okay? So tulong-tulong lang tayo, mukhang kaya naman natin. May hirapan pero mukhang kaya naman. So with that, I welcome you, although wala sa programa kasi hindi nila ako sinama sa programa. Sa dulo ako isinama kasi binigay sa akin ng micro. Okay? So I now give the floor to our secretariat for the next part of our program. Good afternoon once again. Thank you, ma'am. For the review of the previous minutes dated August 17, 2022, may I call the Deputy Chief PSMU, Police Lieutenant Colonel Rosalina P. Pariñas, ma'am. To the Acting Director, Health Service, Police Colonel Jezebel D. Medina, ma'am. Chief of Staff, Health Service, and at the same time, Chief PSMU, Police Colonel Maria Ninita S. De Leon, ma'am. Chief PSMU and members from RMDUs, measure owners, fellow patrollers, good afternoon. Our agenda for today, for today's PSMU meeting are the following. Updates on RMDU's PSMU organizational structure and letter orders, reminders on the submission of monthly compliance, issues and concern with regards to PGS. So first, we would like to review the previous minutes of the PSMU monthly meetings, calendar year 2022, held last August 17, 2022. Can we look at the minutes really very fast para ano hindi tayo ma-stuck doon? Do we have it? Yeah, oo. Kanina pa binubukas ni Melody, hindi bumubukas eh. Okay. Okay, we skip with the minutes for the moment. Balikan na lang natin due to technical. Okay, hanggang 3 lang meron. So let's go straight, Colonel Pariñas, for the updates on PSMU and advisory group organizational structure and letter orders. So as shown on the slide are the health service PSMU organizational structure, which composed of the following: Chief of Staff, at the same time, Chief PSMU, Police Colonel Maria Ninita S. De Leon. Yours truly, the Deputy Chief PSMU, and at the same time, Chief Strategy Review Branch. Sorry, ma'am. Then Police Lieutenant Colonel Donato
Lazaro, Chief PE member, Police Lieutenant Colonel Karina Dasugo, Chief Training Section, at the same time, Chief Change Management Section, Police Major Cynthia Fernandez, the Chief Monitoring and Evaluation Section, Police Major Rachela Tamayo, Best Practice Officer, Police Major Magila Salvacion, Chief Strategy, Scorecard Management, and Alignment Branch, Police Major Chudelito Cabasal, Chief Research Planning and Initiative Management Section, Police Major Rubit Bertudaso, member, Police Maria Irene Manalo, member. Yes, ma'am. I still be ma'am, represented by Police Captain Dixon, ma'am. Naka-schooling po si Major Tamayo. Police Master Sergeant Maria Cecilia Enriquez, member. Police Corporal DCM Fernandez, member. Police Corporal Joanne Melad, member. And Patrolman Abdel Hashir Manzano, member. Next slide, Jo. Okay, isingitan na kita, Colonel Parinas, for a while. Now we are present. I know you are aware of this, but we are just presenting to you the organizational structure para lang tayo ma-refresh kasi for a long time hindi natin ano. Now this is the organizational structure which you would follow sa inyong RMDUs din. Okay? Next. In addition to that, ma'am, meron nagpapadala po tayo, ma'am, ng copy neto at the same time po yung mga roles and responsibilities. So to follow, ma'am, yon kasi meron pong branch si PSMU. Ito po yung dalawang branch po siya, yung scorecard management and alignment branch at yung isa po yung strategy review branch. Kaya sa next meeting, ma'am, natin, kung kasama pa rin po natin sila, doon po natin i-discuss itong mas malawak na organizational structure ni PSMU at the same time, yung roles and responsibilities po nila. Next slide. Okay. Sorry, ma'am. Hindi ko nababasa. So, reminders lang po. These are the PGS-related activities to be submitted po dito sa headquarters. Ito po yung strategy operation review na ginagawa nyo po dyan sa region. This is monthly po, monthly submission. Kasama po dito yung updated scorecard, measure profile, and initiative profile. And ito po ay sinasubmit every 22nd of the month. So monthly po siya. Another requirements po ni PGS, ito po yung TWG monthly meetings. Ito po yung nabanggit na rin po siya kahapon sa TWG meetings natin. PSMU monthly meetings. So, ito po, lahat po siya ay monthly submission na isinasubmit po dito sa atin, sa headquarters. Ganon din po yung cascading activity. Kung nagka-cascade po kayo sa mga lower units nyo, sa mga PPOs. So kasama po siya sa isinasubmit natin. Then yung summary po ng SOR natin, yung strategy operation review. RAG's key contribution. Ito po yung mga contribution ng ating regional advisory group. Kung halimbawa po nag-a-attend po si advisory group sa mga meetings, kino-convert po natin siya into monetary equivalent. So kung halimbawa po 2 hours siya na nag-attend po dun sa meeting. So, yung ano po ba yung equivalent niya into, like for example, halimbawa, nagtatrabaho siya
sa company na meron siya or sa organization na kung saan where she belong. So yun po yung ating kukumputin. Kung halimbawa po, hindi ma, pwede ma'am ganun. Tapos kung halimbawa ma, kung 8 hours ma'am, i-divide ma'am niya dun sa, yun po yung monetary contributions niya. Kung ilang oras po siyang nag-attend dun sa meeting. Yes ma'am. Then kung nag-conduct naman po siya ng lecture, ganun din po, magkano po ba yung kanyang, magkano po yung PF niya or honorarium kapag nagle-lecture po siya. So, i-convert po niya natin kung magkano yung monetary equivalent po niya. Aside, ma'am? Ay, hindi naman, ma'am. So, para lang po sila magkaroon ng contribution, ma'am. Okay. Does it have to be converted? It really has to be converted into monetary value, yung time na ibibigay yes, sa atin. Yung pong mga members ng PSMU, may questions po kayo doon. Do you understand po yung kailangan doon sa report na iyon? Patingin ulit ng madami. Anong meeting yung sinasabi natin? Yung sarag, ma'am. Yung saan? Regional Advisory Group, ma'am. Okay. Do you understand? Do you remember yung sa Regional Advisory Group meeting, yung letter F na pinresent niya? It has to have yung after activity report nyo, which is which should be submitted every other month, every 22nd of every other month. So for a year, dapat anim na reports yan ha. It has to be converted into monetary equivalent, yung time na inoffer niya sa atin or binigay niya sa atin. Yes, RMDU3, may tanong? May tanong, sige po. Yes, ma'am. Regarding ma'am sa sinabi ni Rose na i-convert natin sa monetary contribution, hindi po ba ma'am na-insert? Kasi ma'am, halimbawa, isa siyang manager ng Pepsi Cola, yung kung ilang oras po siyang nag-attend ng meeting, hindi po ba nakakahiya naman na magtanong kami kung magkano per hour niya sa company para ma-convert natin into monetary yung kanyang contribution? Hindi po ba po pwede na instead na i-convert natin, ilagay na lang natin doon na attended meeting or conducted lecture yung kanyang contribution? Yes. Oo. Unfortunately, it is the requirement from CPSM. So, hindi naman sa tatanungin din natin kasi hindi natin tinanong sa kanya, tatanungin natin yung sweldo. Let's just estimate siguro, ikumpara natin sa iba. Minsan naman kasi nasa internet naman yan how much yung basic salary nila. So, you try to research and then estimate. I know, nakaka-insulto naman tanungin. Siyempre, ako rin yun, di ba? Kaya lang, kasi yun yung sa nilagay na CPSM, that is required from us. So, estimate nyo na lang. Gusto nyo, taasan nyo para maganda yung monetary contribution ng inyong advisory council sa oras. Di mas maganda. Lalo na kung executive, tapos managers, matataas yung sweldo, estimate lang natin. Or, Pwede ba nating ilagay lang na o pag managers ganito o maglagay na lang kami ng standard na pag ang inyong kasi pag government madali lang, madaling tingnan sa civil service yung position, ano salary grade noon that we can get, di ba? That would be uniform. Pero kung private, nakakahiya nga naman. So siguro we set a bar or ano na pag ganito sa atin, siguro. Sige, isa-submit ni ano. Pwede ba yun? Kasi i-estimate mo na lang. I-estimate natin for them. I-estimate nyo na lang kasi baka malaki ang sweldo dyan. Diba? So, estimate and then convert it to monetary equivalent. Okay? Kesa walang ilagay, kami maglalagay. Ang problema, isa-submit namin. Attachment kasi yung reports nyo. And since that is what is required, that is what they will be looking out doon sa reports natin. Okay? So, saan ba ako nakatingin? Hindi sila nakatingin sa akin. Pasensya na, hindi sana isa kami. Ano? So, since yun yung required, yun ang gagawin natin. So, estimate nyo na lang. Taasan nyo pa kung gusto nyo. Pero within, ano naman, yung malapit sa katotohanan, ha? Parang
parang pag pinag-explain ko kayo, pag nagbigay kayo ng explanation sa akin, lapitan nyo naman sa katotohanan para paniwalaan ko ng konti. Okay? Kasi attachment yung report nyo, yung after activity reports nyo, doon sa report natin sa CPSM. So pag nilagay nyo oras lang, hindi nila i-consider yon. So lagyan natin ng monetary. Okay? Pasensya na pero requirement. Thank you. Any other questions? Wala. Okay, you may continue. Actually, ma'am, hindi naman natin kailangan ilagay doon yung time talaga. Pero sila lang, ma'am, yung mag-e-estimate. At least yung estimated na amount, ma'am. Kaysa wala, ma'am, silang ilagay doon sa fee contribution ni Advisory Council. Sayang naman, ma'am, yung mga advice nila. Pero wala siyang corresponding amount, ma'am. Or hindi, ma'am, siya nasasama doon sa fee contribution nila eh. Aside from doon sa mga in-kind na donation po nila. So, yun, ma'am. Then yung regional advisory group meetings po, ito po yung, as I've said earlier ni ma'am, ito po ay ginagawa natin every other month. So minimum of six meetings po in a year, pwede po siyang madagdagan. Next slide. Another reminders po, submission of strategy operation review. Ito po yung ating nire-require na mga documents. Para sa unit scorecard po, ito po yung may objective, measure, target, and initiative. Ito po yung OMTI matrix natin. Measure profile, initiative profile, summary of SOR. Then sa after activity report po, ito po yung mga attachment, minutes of the meetings, photos, program, conference notice, and attendance. Next. As shown on the slide are the PSMU meeting, schedule of activities of PSMU meetings. Ito po yung 3 years proposed schedule namin para sa PSMU. So 3 years, ma'am, pero hindi po ibig sabihin ito na naka-set yung date eh, hindi na siya pwedeng mabago. Pwede pa rin po siyang mabago, depende po sa availability ng ating mga ni CS po at ng iba nating mga members ng PSMU. Next slide. Ay, sige. Yes. Yung pinresent po ni Colonel Parinas are the recommended schedules of our compliances sa ano ba yan? PSMU meeting na kailangan natin i-submit sa CPSM. Now this documents, ito kasama to sa institutionalization. So ibig sabihin, not because we have given the dates eh sundin niyo rin. Maganda kung masundan niyo yan, pero these are guide. Ito, this is a guide for you to follow para malaman nyo rin what we need to do, how much meeting we have to conduct para makapag-comply tayo. Nasa inyo na naman yung requirements. I know it is medyo intimidating 3 years, pero para lang guide ito. So this is a monthly meeting. So dapat meron tayong 12 for the year. So kayo ang magsi-schedule niyan. Dapat by September I would see kung ilan na. Okay? So by December I would see nakapagbigay na kayo ng 3. Hindi naman pwedeng 3 after activity reports in a week. That would be impossible. At least, 'di ba? Napakalayo sa katotohanan noon. So try to have a meeting ng PSMU once a month. Di naman kailangan napakahaba. Ito nga, 1 hour lang ang siniset natin. Eh. So, para hindi masyado ano. But we should have a PSMU meeting monthly. So, yun lang to, guide ito. Okay? And advantage din, ma'am, na meron tayong sinusunod na schedule, ma'am. Para it's a reminder, ma'am, na meron pa na tayong ganitong activity for this month. Kasi sa dami po ng activities na meron si health service and ganun din po yung mga RMDUs natin. Minsan po na-overlook natin yung mga
ganitong meetings. Kaya po pagdating po ng, hindi naman po siya singilan, ano. So, nalilimutan po na, ah, wala pa pala kaming AAR para sa ganitong meeting. So, kung meron po tayong ganitong propose, actually propose pa lang po to, ano, hindi pa po siya. Yes, ma'am. Ito naman, proposal pa sa akin. Sinasabi ko na nga, sundan okay, nila. Ma'am. Sundan nyo na lang. Sige, ma'am. This is a guide para ma-remind. Tama si Colonel Parina. So, this should be a reminder to you na, oops, kailangan na natin mag-submit. Para hindi tayo paulit-ulit every month. Now, be responsible. Those who are attending this meeting, you are all professionals. Show me that you are. By reminding yourself na ito pala kailangan. Okay? Sige. Next slide. So, ito po yung schedule para sa operation review. So, meron din po tayong susundan na schedule para same thing po para hindi po natin malimutan. So, yung operation review po or strategy operation review, ito po yung monthly na ginagawa sa region. Pero dito po sa headquarters, ginagawa po namin siya quarterly. So, yun po. Yes, ma'am. Yun, ma'am, yung guidance ni CPS. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kumbaga, yung i-consolidate ma'am natin yung mga data nila, ma'am. Then, okay. So, monthly nyo to gagawin ha, operations review. And sa amin is quarterly. Kasi yung i-review namin would be your data reports. The data that you have provided us with dun sa ginagawa nyo na operations review every month. Sige. Next slide. So, let's proceed to the open forum na, ma'am. Yes, ma'am. Kasi dito po minsan tayo nagtatagal sa mga issues and concern po regarding PGS. Kung meron po silang question na hindi po nila naiintindihan regarding PGS. So, ito po yung time nila para erase po yung mga issues nila. Ma'am? Yes, RMDU 3, Colonel Gandia. Yes, ma'am. Tanong ko, ma'am, yung ano natin, yung mga inactive ng, yung tawag dito, yung duration, ma'am, na gaano katagal ang isang advisory council na inactive na siya, kailan po natin siya po pwede tanggalin sa list ng rack natin? Halimbawa, ma'am, meron 3 years or 4 years na siyang inactive. Kung pwede na po ba siyang tanggalin as a member ng RAC? Alam. Po natin yan sa susunod nating meeting. Yung mga term of reference po ni advisory council or advisory group na po ang tawag natin ngayon. Kasi si chairman po, 2 years lang po yung kontrata niya as chairman. Then yung kalahati po ng members, 50% of the members po, 2 years din. Then yung kalahati po, another 50% ng members, 1 year lang po. Kasi para meron silang transition. So pwedeng-pwede po yung tanggalin. Kung halimbawa, gawan lang po nyo ng resolution, pwede rin po kayo magdagdag. Then, yes, ma'am. So, ito po, maximum of 50 naman, ma'am. 50, ma'am. 50. Pero hindi naman po tayo umaabot, ma'am, doon. Yes, ma'am. Hindi naman, maximum lang, ma'am, yon. Pero, mas maganda rin, ma'am, kung po pwede, ma'am, konti lang. Kasi, pag nag-meeting, ma'am, tayo, kailangan, ma'am, may quorum. So, yung quorum, ma'am, natin is 50% plus 1, ma'am. Okay. So, kung medyo marami, ma'am, mahirapan din tayo, ma'am. So, let us review the members of our advisory council or advisory groups. Dapat palagi may quorum. So, that would be 50% plus 1. Ngayon, hindi naman kailangan napakadami ng advisory groups nyo. You can review your present members, your present members of the advisory group. And then,
Kaya advisory group yan para maka-assist sa atin, makapagbigay na advices, makatulong sa atin towards yung sa ating trabaho. So if you think they are no longer active at hindi nakakatulong, you may make a resolution para i-terminate na yung kanyang term of service. If you do not have a sample, you can always contact the office of PSMU dito sa Kamkrame para mabigyan kayo ng sample resolution which you can follow. And then review your advisory group, the members. Kung hindi nakakatulong yung iba at ginagamit na yung pangalan natin, edi pwede nating palitan, pwede nating bawasan. We have a maximum number, pero kung mas marami kayong advisory group members, mas malaki ang quorum na kailangan nyo para yung decision na mangyayari ay valid. Okay? So kung gusto nyo, lima lang, pero itong lima na to, nakakatulong talaga sa inyo, so be it. Kasi wala tayong minimum number. Anong minimum number? Sana ma'am 10, pero kung halimbawa 8 ma'am, 7, okay lang din ma'am. Kasi meron ma'am tayo na halimbawa, nasa business sector din ma'am siya, pero LGU rin ma'am siya. Kasi meron po tayong tinatawag na diversity. Ah, okay. Meron po tayo yung sa LGU, sa religion, religion. Okay. Siguro kung at least so for kasi hindi naman gano kalaki ang regional medical dental units natin ngayon. Siguro may 10 ma'am sila maximum, okay na rin ma'am. Basta kompleto. Malaki ma'am, yung meron kasi yung ano, 'di ba? Should be a member of a religious community sa ano pa iba? LGU, youth, academ. So reviewin niyo ulit. So if you have most of it, kahit 7, then so be it, yun lang. Okay? At yung talaga makakatulong sa atin, yung kakilala din natin. So kung hindi na nakatulong yung iba, di-end na natin yung term of service nila and then let us recommend another. But you should have an advisory group. Any other questions? Okay, yung mag-alala, ipopost ko yung number ni Colonel Parinas para ano, alam nyo. Magsesend po ulit kami ng term of reference for your reference, ma'am, regarding advisory council. Para. Yes, ma'am. Kasi sige po, ma'am. Palagay ko, alam nilang gawin, nakalimutan lang nila, i-remind na lang natin. Yes, ma'am. And pwede rin naman po nating i-approach yung ating mga advisory group members, ma'am. Willing po sila na magstay pa rin. Pwede po nating tanungin kasi kung busy po sila, sabi nga po ni director, huwag natin silang pilitin kasi pwede naman po silang bumalik dun sa time na hindi sila busy. So, ganun po yung ginawa ko ma'am sa ating advisory council and sabi nga po nila, pwede naman kung sa palagay natin ma'am, hindi na raw po sila parang nakakatulong. Pwede po natin silang tanggalin. Pero sabi ko nga po, parang hindi naman siguro yun sa atin manggaling, ma'am. Pwede naman po silang voluntary na magpaalam or magsabi. So, sa advisory council naman po natin, wala naman except kay Ma'am Padua po. Kasi very busy lang talaga sila. Yes, ma'am. So, yun po. Yes, Ma'am Dali. Pwede po ma'am mag-suggest? Sure. Go. Go ahead. Regarding po ma'am sa ano, kasi ma'am, siguro parang marami na din po yung bago na member ng mga PSMU natin. Like sa amin po, matagal na din po kasi nating hindi nagawa ang PDS. Marami na din po mga baguhan na magiging member dahil come and go po yung ating mga personnel. I suggest ma'am na kada section ma'am ng PSMU, like yung operation review, management, scorecard and so on, pwede po ba ma'am magkaroon ng kahit na maikling schedule ng lecture per section para alam po ng kada section kung ano po ang responsibility at ano po ang gagawin nila once na may compliance na ganito. Actually meron na po ka, yes, refresher ang gusto mo. Parang refresher. Dali.
Refresher. Parang ganon. Refresher tayo. Yes, so I think may nakaschedule si Major Salvacion. Yan sa schedule namin. Yung SOR, uupuan po namin yung SOR nyo. Then yung cascading po, kaya po may mga cascading kaming nakaschedule. So, yun po yun. Hindi lang po yan cascading dito sa amin, sa headquarters. Kundi cascading po yan, kasama po ang region. So, ito na po yung time na magkakasama-sama po tayo during SOR and cascading. Kaya huwag po kayo mag-alala. Yan po yung mga kasama sa proposal namin na three-year schedule mo. 3 years yung schedule mo sa refresh. Hindi po. We will, alam nyo naman ako, hanggat maaari, I want it compact, I want it straight, para mas madali yung inyong absorption. Kasi kung ako yan, mas matagal, ako rin yan, hindi ko gusto. We will make it as practical na refresher for you as possible kasi alam natin, kung marami kaming trabaho, marami din kayong trabaho. So, we will make it as compact as possible na hindi naman ma-overwhelm yung brains natin sa nag-freeze din yung brain. Nakukuryente pag sobrang daming ina-absorb na information. So, i-arrange natin yan na madali lang natin na ma-absorb yung tinuturo sa refresher. So, hindi natin ibabaksak siguro ng lahat. Okay. Ako una mag... hindi naman lahat. Kasi alam niya, too much information, nakakaano din yan. So, we will make it as practical as possible na yung refresher natin because I need to be refreshed also of what is required from the our PSMU and the CPSM also, okay? Ma'am, ang ginawa ma'am namin, inuna ma'am namin sa PNPGH, ma'am. Then, nag-usap ma'am kami ni Sir Cabida, ang susunod ma'am sa kanila. Then, yung susunod ma'am, after ng headquarters ma'am, eto ma'am yung region, by schedule ma'am. Hindi naman ma'am sila every month, may cascading or may SOR ma'am. Parang at least i-guide lang din ma'am namin. At Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, ma'am. Tatlong araw. Luzon. Yung mga Luzon muna. And then Visayas region. And then Mindanao. Kasi para mas konti yung tao, mas konti yung nasa Zoom, mas madali yung interaction. Yes, uh-oh, ma'am. Okay. Wala ka microphone. Uh-oh. Ang PNPGH and DOSC, ang plano ma'am namin ni Ace, nag-usap na ma'am kami, 1-2-3 ma'am, yung ganun ma'am. Ang bawa, first 1-2-3 regions ma'am, then yung next ma'am, 4A, 4B, and 5, ganun ma'am. Yung... Okay, good. Okay, yes, it will be a small group refresher lang course. Paano man? Para mas madali kasi para hindi kasi minsan pag maraming tao maraming attendees nahihiya yung iba na magtanong when they do not get it at once or medyo meron tayong kailangan i-clarify. So kung small group mas madali-dali iyon. Okay? Tama. Para hindi lahat makat. Any other concern from the regions, ma'am and sir? Yung issues natin. Kasi hindi lang naman sa issues din natin. Ay, pwede ma'am. Dito po sa atin. Kasi baka meron din ma'am sila. Hindi, anong issues nga natin? Sabihin mo, ako magsasabi sa kanila para i-require natin sila. What is our problem? Yung issue, ma'am, na ganito na lang. Do you have any other questions for the PSMU group here dito ngayon? Wala? Any other questions? Yes, we have Lieutenant Colonel Sangha, 4B. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, since na sinabi niyo po na we are still, tama naman po na kailangan po natin i-refresh po ang bawat isa sa atin, lalo-lalo po sa mga regions. Kasi nga po matagal yung naging gap, ma'am. Kung ilang years gawa po ng COVID,
Ma'am, do this coming October po ba, ma'am, do we still have to submit the reports? Since medyo magulo pa nga po, ma'am, yung atin pong itong sa mga submission ng source and others, ma'am. Okay. Hindi naman sa magulo. I think we know these things already. And submitting the reports is part of it, yung compliance natin. We cannot take that for granted. We cannot reschedule that. Kailangan talaga tayo mag-submit. What we are saying sa refresher is that para yung ginagawa natin would be better for the next time para ma-refresh tayo and kung may mga bago. Pero yung compliance natin, unfortunately, kailangan pa rin natin gawin yun. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Next, any other concerns? Questions? Alam niyo, mas gusto ko kasi I'd rather that you ask us now or kami yung tanongin niyo para first-hand info or first-hand responses yung mabigay yung talagang galing sa amin. Kasi kung wala kayong questions, ako naman magbigay ng issue sa inyo. Reports. Ano ang problema? Reports? With regards to reports, ma'am, meron pa rin ma'am na di-delay. Then yung iba, ma'am, hindi kompleto. Yung minutes of the meetings, ma'am, pare-pareho. Yun nga, kaya po natin ginagawa to para to separate po yung meetings ni TWG. Para makapag-focus po tayo kasi sabi nga natin, ano bang trabaho ni TWG? Sila po yung policy maker. So sila po yung gumagawa ng mga resolution. Ano po si PSMU implementing? Ano po si Advisory Council? Sila yung taga-advise. So minsan po, isinasabay nga natin siya sa conference, staff conference. The problem is yung focus po natin, nawawala po yung sa PGS. So pagdating po sa reporting, hindi na po rin siya kumpleto. So pag halimbawa po, hinimay namin yung mga minutes nyo, hindi namin alam kung alin dito yung napag-usapan ni TWG, alin yung kay PSMU, at ano naman po yung para kay advisory group. Opo, kaya ngayon po, kahit dito kami sa headquarters, we see to it na i-separate po namin yung meetings ni TWG. Actually pa, second month na po namin to. Dati ganun din po kami. Sinasabay lang namin kasi nga sa sobrang busy ng mga staff. So, isinasabay na rin namin. Yun din naman yung advice dati ni CPSM. The problem po, pagdating sa reporting, nawawala yung ano ba talaga yung napag-usapan during TWG meeting. Ano ba yung kay PSMU? So, kaya po, minsan, tayo mismo, naguguluhan. So, yun po. Kaya po, ginawa natin to. At sinama po namin kayo sa meeting. So, may mga times po na isasama talaga namin kayo sa meeting. Parang updates din po. Hindi po yung nawawala rin yung mga taga-region. Kasi, sasabihin nyo, hindi naman sila nag-cascade sa amin. Hindi naman namin kayo in-orient kung ano yung gagawin. Then yung mga organizational structure po nyo, paki-updates na rin po at saka yung letter orders ng mga members. So yun ma'am, thank you po. Ma'am? Yes, Region 3, RMDU 3. Yes, ma'am. Doon po ma'am sa proficiency stage natin, meron po tayo doon ng mga by chapter po para makabuo po tayo ng isang libro po ng proficiency stage natin, ma'am. Since na nasa institutionalization stage na po tayo, ma'am, magbibigay po ba ulit kayo, ma'am, ng mga per chapter po para sa institutionalization stage na siya natin ng magiging guide sa paggawa, magiging manual po sa paggawa natin ng manual sa ano natin, para sa proficiency stage din. Meron po may chapter para doon po natin i-align ma'am yung mga gagawin ma'am na per section. Sagutin mo na. Okay. Darating po tayo dyan, inuunti-unti lang po natin. Sabi nga, hindi naman po kaagad tayo makakapagpa-institutionalize, pero
balikan po natin kung ano ba yung mga basic requirements. Kaya po natin inuumpisahan to. So, later po, ibibigay po namin sa inyo kung ano yung mga requirements yung mga requirements for audit po in preparation for institutionalization. Ibibigay po namin sa inyo. Actually, meron na po kaming copy. So, yun po. Pero sa ngayon po, yung mga basic requirements muna po tayo. Then, in the future po, ibibigay rin namin sa inyo sa mga susunod nating mga meetings. Pwede naman po kaming magpadala in advance para at least ma-review rin nyo. Thank you po. Meron pa pong question? Dito po sa conference room, meron po ba kayong mga question? Hello, ma'am. Hello. So, ma'am, yun sana itatanong ko kanina na as much as possible, pagdating sa pag-conduct po ng PWG, PSMU meeting, advisory group at saka operations review, separate na, hindi na sabay-sabay. Para mas malinaw yung reporting at matatakil talaga yung different function ng bawat meeting. Yes, ma'am. At saka in addition, ma'am, yung nabanggit kahapon sa TWG meeting natin, being the representative po ng DOSC, yung magiging PSMU chairman po ay pipiliin siya ng chief ng office. Not necessarily the deputy na, ma'am, no? Yung ba yung tama? Actually po, dapat siya deputy talaga. Yung PSMU po, yung pipiliin ni chief. Apo. Thank you, ma'am. Meron pa? Ano pa concern natin? Ah. Doon sa na-mention pala ni Colonel Parinas regarding the submission of requirements, I would like to remind everyone again na kasama po yun sa point system natin sa mga awards be given by the Headquarters Health Service. So kasama yung requirements na yon sa pag-submit nyo, may point system din po yon because PSMU is included in that sa board na iyon. So be reminded of that para hindi kayo malate sa pag-submit ng requirements nyo. And I understand yun sa institutionalization, we are going to start this slowly. Huwag kayong masyado muna ma-overwhelm. I'm sorry for overwhelming you towards that objective. But we are now starting to work for that. So medyo nanganganay na pains pa nga ngayon, pero kaya natin ito. Hindi naman within the year. So we have until next year to prepare for it. So kaya maglalabas tayo ng mga refresher course at saka yung mga documents again and the activities. If we stick to this, makukuha natin institutionalization natin. So yun lang yun. Dahan-dahan lang tayo but we will be starting. We are already starting actually. So hindi nyo yun mapapansin. Nakaka-comply na pala tayo. Just stick to the requirements na sinasabi namin sa inyo and that's part of it. So do not be, nandito na nga tayo eh. Kaya na natin to. Huwag kayo masyadong overwhelmed na kailangan institutionalization na. It's not this year, probably next year, but I think kaya naman natin. Documentation na and activities. Just stick to the schedule, okay? Ano pa? For in po na rin po, ito pong meeting na to at saka yung meeting po yesterday, pwede na rin po nyo itong gawa ng after activity report para ito na rin po yung report nyo sa PSMU and TWG. Kung may question po regarding that, feel free po to us. Thank you.
INEMO. Hindi nang laki na kopyahin nyo sa INEMO ha, kasi hindi naman natin ito concern. Okay. Any other questions? Clarification? Pilot reaction? Wala. Any other concern natin? Wala na? Meron pa po ba tayong ano? Ipipresent na slide? Okay, we shall be posting. Ito na. Kunan nyo na lang po na litrato. The contact, active contact, contact numbers. Hindi naman numbers lang yan. Okay, and email address of the PSMU. Hotline number. When we say hotline PSMU, ha? Colonel Parinas, when we say hotline, somebody has to answer it 24/7. So be careful with using hotline. So yan po ha, kung ano yung pinost namin, yan po yung aming contact number for PSMU. For any inquiries, requests, concerns, feel free to text us and email us at HSSMU, parang high school na M. _2017@yahoo.com at yung iba pa, masyado nang mahaba, ayoko na. Okay? So, kunan nyo na litrato, yan na po yun. Pag walang sumagot, Viber me para pagalitan ko ang PSMU na may hawak. Yung PSMU personnel na may hawak ng hotline number na yan. Somebody has to answer at least. Okay? Since there are no concerns anymore and questions, any other questions, wala na? Yun ulit yung participants ulit. Dito po, from inside the conference room, maingay. Ano pa? Do you have any questions? Sige na. Ano? Ah, iba naman yan. Okay. Kung wala na po, I thank you for your attendance and your questions. I just hope yung iba nagtanong din sana, mas maganda kasi na merong interaction. Mas gusto ko kasi yun. Now, kung wala, eh baka i-absorb nyo muna kung ano yung pinag-usapan natin dito and the requirements na pinresent kanina. If you would like the schedule, i-send niya sa chat box. Pwede ba i-send sa chat box yung schedule na yon? Para maging guide nyo, gusto nyo ba i-send namin sa chat box yung schedule na pinresent ni Colonel Parinas kanina para maging guide nyo lang? Yes. Melad, i-present mo muna sa chat box. Ay, isa ka lang ba dyan? Ipapadala niya sa lahat ng contact numbers niyo. Sigurado ka ha. Okay, yung kaninang pinresent na guide for the meetings for the coming years. Alam ko overwhelming kasi pinresent namin for the next, hindi na bilangin to, for the next 2 years. Para lang alam niyo, may guide na kayo how to do it, how to schedule it. Alam ko naman na alam natin yun. Misa kailangan lang natin reminder. Okay? So kung wala nang iba pa, thank you again and be safe. Life is beautiful. Tandaan niyo yan. Okay? Thank you. Good afternoon. Kunan mo thank you, ma'am. Kunan mo sila. Yan. Open lahat. Kukunan kayo. May question pa si Colonel ano? Lungan, meron ka pa question? Meron pa ba si Seven? Question? Thank you, ma'am. Ah, wala. Si Colonel Lungan. At 12 pala, sorry. May question pa ba si Colonel Lungan? Not, ma'am. We're just hoping for the numbers. Yes, ma'am. Yes, thank you. I'm just waving, ma'am. Thank you. You be safe. Okay, guys? Be safe. Thank you. Good afternoon. Bye-bye. Thank you, ma'am. Good afternoon. Thank you, ma'am. Meeting is now adjourned. Thank you. Thank you, po. Thank you, ma'am. You're on? With gun. Sir Layawin. Sir Layawin. Atika.
Binabati ka dito, Loyawin. Anong bati mo? Gawin. Upla na gawin. Uuwi ka na. Sige. Ma'am, magtutumas na mga pag nakaka-uwi. Binatang binata doon. Okay. Ingat kayo, ingat. Hi, ma'am. Mahabol pa siya, no, Dante.